Ikinalulungkot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpanaw ng isa sa pinakamaasahan niyang miyembro ng gabinete, walang iba kundi si Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, para kay PBBM nawalan siya ng isang mabuting kaibigan at nawalan ang Pilipinas ng isang mahusay na kalihim. Makibalita tayo live kay Eden Santos. Eden? Yes, Ricky, ikinagulat nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biglaang pagkamatay ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Sa ambush interview kay PBBM pagkatapos ang kanyang pagbisita sa isang planta ng mga sasakyan sa Santa Rosa, Laguna, ay kita ang kalungkutan sa kanyang mukha nang malaman ang pagpanaw ni Ople. Ayon sa Pangulo, nawalan siya at ang bansa ng isang mabuting kaibigan. Inanunsyo kaninang alauna ng tanghali, August 22, ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ni Secretary Ople. Bagaman hindi sinabi ang sanhi ng kanyang pagpanaw, si Ople ay nakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Yes, it's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person. And with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. Dagdag pa ni PBBM na malaking kawalan si Ople sa gobyerno at sa Pilipinas dahil na rin sa kanyang galing. Anya, minana ng kalihim ang husay at pagiging matulungin nito sa kanyang ama na si dating Senator Blas Ople. It's a big loss. She's ang galing-galing ni Secretary Toots. She very much followed in the tradition of Cap Blas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Samantala, inanunsyo ni Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang paglalaan ng BBM administration ng mahigit 2 bilyong piso sa panukalang 2024 national budget para matulungan ang mga cancer patient. Binigyang diin ni Pangandaman ang paglalaan ng budget para sa pag-iwas, paggamot at pagkontrol sa mga non-communicable diseases tulad ng cancer ay patunay na isa ito sa mga pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng kalihim na 18,695 cancer patients ang makikinabang sa 1.024 billion pesos na pondo sa ilalim ng Prevention and Control of Non-Communicable Diseases na sasaklaw sa pagbili ng 61 iba't ibang gamot sa cancer. Bilang karagdagan sa Cancer Control Program, ang 1 billion ay ilalaan sa Cancer Assistance Fund para ma-subsidize ang tuloy-tuloy na tulong medikal para sa 6,666 na mga pasyente ng cancer na nakarehistro sa 31 cancer access sites sa buong bansa. Layunin ng CAF na punan ang financial gap sa cancer diagnostics at laboratories na hindi saklaw ng PhilHealth. Ang pagpaplano, ang market research natin, para mabili natin yung mga goods and services. Pag hindi po tama ang pagpaplano natin, magre-result lang po yan ng failed bidding. Pag nag-fail bidding po tayo, tatagal, hindi po natin mabibigay kaagad yung serbisyo para sa taong bayan. Ricky, naantabayanan na lamang ng mga kagawad ng media sa Palasyo ng Malacañang ang magiging announcement ukol sa kung kailan ba dadalaw sa burol ni Secretary Ople si Pangulong Marcos. Ricky? Maraming salamat, Eden Santos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.